Anyway, ito po si Sir Romel Madrigal, no? Regarding po ito sa ano bang tinext niya sa akin, sandali lang, mabalikan natin. JTF Beculanja, no? All set para sa Migpit na pagpapatupad ng COMELEC checkpoint at Gadban. Pakinggan natin report natin kasama Sir Romel Madrigal. Sir Romel, magandang hapon sa'yo. Kaya sa magandang hapon sa iyo, kasamang Mike, at nag-deploy nga ang task force JTF Beculanja ng kanilang mga tropa para suportahan ang pagsasagawa ng COMELEC checkpoints at gunban kaugnay sa nalalapit na 2022 national and local election. Pinalalahanan naman ng JTF Beculanja ang publiko sa COMELEC at checkpoints sa bawat lungsod at munisipalidad ng pamahalaan ng PNP at military personnel. Magsasagawa ng checkpoints para ipatupad ng COMELEC gun ban at matiyak ang ligtas at mapayapang halalan sa pagsapit ng Mayo 9, 2022. Bigyan din ni Major General Alex D.C. Luna, commander ng JTF Beculanja, na batay sa COMELEC Resolution 10728 sa panahon ng halalan, ang pagdadala ng mga paril at iba pang nakamamatay na armas ay ipinagbabawal habang ang pagtatrabaho, pag-avail o pakipag-ugnay ng mga serbisyo ng mga security personnel at bodyguard ay pinagbabawalan din. Sa kabilang banda, ang mga opisyal at tauhan ng AFP, isang aktibong miyembro ng Committee on the Ban on Firearms and Security Concerns o CBFSC ay pinapayagang magdala at magtaglay ng mga paril habang gumaganap sa kanilang mga opisyal na kumpulin sa panahon ng halalan. Ang JTF Beculanja umano ay katuwang ng COMELEC at PNP upang tiyaking magiging matiwasay at mapayapa ang buong panahon ng 2022 elections. Walang ibang hinihiling sa mga Bicolano kundi kooperasyon at pakikisa. Sisiguruhin ang inyong mga sundalo na darating na halalan na ligtas at maayos na may sasagawa. Ang halalang ito, ani ni Major General Luna. Ako si Romel Madrigal Agulat sa DCRJ10, ang Teleradyo, Bandido TV. Ayun ba yung brother yung JTF Beculanja? Ano to? Isang area to? Sa Bicol ba to? Yes, oo. Oh, Region 5 yan na kasamang Mike. Oo. Kasama dito yung Quezon na. Tama ba? Negative. Ano lang yan? Sa Region 5 lang yan. May sariling ano kasi ang JTF sa Quezon. Oo. Tama, oo. Kasama na nga pala ang Quezon niyan dahil yan yung ano nila sa Bicol, ano? ETF, tama. Pero anyway, ask ko lang, recently may nahuling fake na sundalo, may dalang BBR malik sa sakyan nila. Dahil ba dito, ayan po eh, mas pinatindi nila yung kanilang checkpoints, tama ba? Ito naman kasamang Mike, kahit na walang nahuli o meron, basta itong panahon simula kahapon, talagang ipatutupad nila ng mahigpitan naman, no? Itong isasagawa nilang checkpoint para siyempre alam naman natin hindi lahat naman ang lugar ay talagang maluwag. Bagkos yung ibang mga lugar, particular dito sa Quezon, ay talagang nagkakaroon din ng mga tao na matigas ang ulo at meron talagang mga pinaplano para destabilize ang ating gobyerno. At siyempre, ito ay maganda na rin itong gagawin nila ngayon sapagkat panahon na eleksyon. May iwasan ang mga patayan at sana nga may iwasan. Huwag makalusot ang masasamang elemento ng ating mga kababayan. Oo nga, no? At pero brother, kailan ba ang umpisa ng election gun ban? For what I know, hindi pa yata nag-i-start. Tama ba ako? Kahapon ang umpisa ng election gun ban natin. Kaya kahapon nga, alas 12 ng madaling araw, ginawa na nila ang pagtutok. Nag-umpisa sila, mag-checkpoint, magbagsak ng mga checkpoint sa mga lugar na kung saan yung talaga inakala nila na kailangan para doon na kontrolin ang mga taong nagbabalak, magdala ng mga illegal na armas at yung mga talagang mga pagbabalak, pagbabanta sa ating katahimikan dito sa ating bansa. Oo, sana nga, no? At let's see, no? At mamaya tatry natin nga kontakin din ni COMELEC para masikaso rin natin yung ating mga ID sa pag-cover pala, no?
dyan po sa Comelec, no? Sa election, brother, no? Ewan ko lang kung naayos na ni Sir Rene, pero I think si Sir Rene yata mag-ayos yan. Sino ba? Para din sa maisagawa natin, meron tayong ID sa Comelec, no? Para sa pag-cover ng mga halalan 2022. Oo, oh, kasamang Mike. Yan naman ay bibigyan tayo ng go signal ng Comelec para i-process na yung ating Comelec anong tawag dito, yung accreditation. Comelec tayo sa darating na eleksyon at magbantay. Makita natin kung ano nga pa nangyayari. Ayun, may mga pandaraya o wala. Oo, oh, yes. So, that is a tulong-tulong tayo, media, mga volunteers, para bantayan, no, yung malinis na halalan sa darating na Mayo sa 2022. At hangad natin yan, kasamang Mike, maging malinis ang darating na halalan ngayong Mayo 9, taong kasalukuyan. Ayan, maraming salamat, Sir Romel, at ingat ka palagi, brother.